Oh, ayan mga kaalda ba? Video po yan. Maliwanag pa po sa sikat ng buwan mga kaalda. Bakit alam po ni Menga yung size na kung saan isinusuot po? Hindi po ba? Well, dahil naisukat niya na. Well, common sense na lang uli mga kaalda ba? Ito, binibigay ko po yung update para po sa mga taong nagmamahal po sa dalawa. Sa mga tao pong nagbibigay po ng masasabi natin na, well, kanya-kanya po tayong opinion, kanya-kanya po tayong reaksyon. Ang sa akin lang mga kaaldab, kapag may mga ganito pong naglalabasan, eh masayang masaya po ako. Hindi lang po dahil, kumbaga, naglalabas ng bagong ebidensya at resibo. Dahil po, kumbaga, ibinibigay po nito yung pagkakataon mga kaaldab na masabi natin kung anong relasyon meron nga po talaga ang real life couple. Ako, masayang masaya ako kapag ka naririnig ko to. Kaya yung iba nagre-react, Mr. Destiny, throwback na naman yan. Kumbaga, napaka-simple lang naman yung sinabi. Alam mo, para sa kanila, napaka-simple yun. Pero para sa ating true-blooded Aldab Nation, hindi po. Kasi importante at mahalaga po yung bawat salita ng dalawa. Dahil ito po yung pinangahawakan ng mga true-blooded Aldab Nation. Di po ba? Dito lang, may kita nyo na mararamdaman nyo na kung saan nabuo nga po si Baby Teo. Pero syempre maraming bulag, maraming bingi sa katotohanan na mas pinaniniwalaan po nila yung mga fake news. Maraming lagi nagtatanong, Mr. Destiny, napakaraming throwback video ng Aldab, bakit ko konti lang minsan yung pinapakita mo? Alam nyo mga ka-Aldab, na-upload ko na po kasi karamihan lahat. Hindi ko na po magawang ulitin pa siya dahil alam nyo naman po si YouTube, sensitibo siya kapag ka alam niyang dumodoble, eh, pinadidelete niya. Pinare-remove niya po yung video na kapag alam niyang maraming kapareha. Kaya nga po, sabi ko, balikan niyo na lang po yung video natin. Napakarami po doon. Karamihan doon, mga throwback video na kung saan talagang kuha pa po mismo ni Jude Palaboy at ni Mama Ebs na number one po dati na true-blooded Aldab Nation. Na sabi ko nga po sa inyo, marami pong kwento kapag ka nandyan. Total, Mother's Day naman po ngayon, eh talagang ibigay na po natin sa kanila. Di po ba? Natutuwa po ako, sana nga po muling ibalik ang sigla ng One for All for One. Di po ba? Sa sugod bahay. Marami po kasing tao ngayon ang talagang kailangan ng ganitong segment, yung muling pasisiyahin yung mga tao sa loob, sa labas ng studio, di po ba? Pero siyempre, mga kaaldab, wala ako sa posisyon para, kumbaga, ituloy yan. Pero sa akin lang, mga kaaldab, eh, ako, personal, nagbabantay po tayo, tinitignan po natin bawat anggulo, bawat senaryo. Yun lang naman po importante, mga kaaldab, eh. Yung maibalik yung dating saya, yung dating sigla ng Aldab, na kumbaga, hinihiling po natin at lagi naman po nating ipinadarama sa Itbulaga. Kaya lang, syempre, manhid po yung Itbulaga. Pero ngayon, mga kaaldab, na matatapos na po yung eleksyon, babalik na sa normal, yung masasabi natin na, kumbaga, tapos na yung mga agam-agam. Kumbaga, tututok na nga po talaga sila sa mga telebisyon. At siguro, ito na po yung time. Tingnan din natin kung ibabalik nga po ba nila talaga yung Aldab. Pero sabi ko nga po mga kaaldab, si Alden ngayon ay sobrang, kumbaga, busy sa kanyang trabaho. Pero madaling magawa ng paraan yan. Ito yung sinasabi ko mga kaaldab, pagka dumating si Tito Sen at ni-request niya sa Itbulag, sa GMA Kapuso, na ibalik si Alden, ibalik ang Aldab para mas maganda, para mas medyo kikilig nga, medyo mag-i-spark ng konti. Di po ba? Yung tipong babalik yung sigla ng Aldab, babalik ang saya ng mga viewers. Sa totoo lang mga Aldab, tignan nyo po yung legit Dabber Cards. Hindi ko naman po sinasabi lahat yan fans ni Mengay. Kapag wala po si Mengay sa Itbulaga, tignan nyo po yung ratings, yung survey, sobrang baba. Pati yung views. Tignan nyo, subukan nyo mga Aldab. Lagi kong paulit-ulit yung sinasabi sa Facebook. Tignan nyo yung live streaming ng Facebook. Pag wala si Mengay, tapos tignan nyo yung showtime.
Tapos sabihin nyo sa akin kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Doon nyo po malalaman. Tapos punta po kayo sa YouTube channel ng Showtime. Punta po kayo sa YouTube ng Itbulaga. Tapos i-combine nyo po yung views. Talagang ang laki. Yung followers po kasi ng Itbulaga halos kulang-kulang 4, 3. Hindi ko na po masyado nakikita kasi hindi ko na po ina-update yun eh. Baga sabi ko nga po sa inyo, pagka nanonood lang po talaga ako, kay Mengay lang po ako nakatutok. Pero pagdating doon, wala, automatic yun, mga kaaldab na, kumbaga, tinatanggal ko na agad. Ganun naman po tayo. May mga pagkakataon, mga kaaldab, na mapapaisip ka rin na kahit anong issue, kahit anong balita, talagang pinagpepesta. Ako, mga kaaldab, personal po. Kapag nakikita ko yung mga ganitong video, masayang-masaya ako. Lalo na po sa 1-4-all, all-4-1. Hindi ko lang talaga pwedeng may upload dito sa YouTube dahil hindi nyo nga rin talaga mapapanood dahil ipablock ito agad-agad ng GMA Network. Lalo na po yung Itbulaga. Lalo na yung mga nakakilig na segment na talagang malalaglag yung tipong na-miss mo siya o yung hindi mo talaga siya totally napanood. Ako, may time na hindi ko talaga siya nakita. Tanging sa YouTube ko lang po napanood. Na sobrang kinilig ako ng gusto. Na sabi ko parang hindi ko to napanood. Parang hindi ko to ata nakita. Kakaiba po yun, mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, may mga time na mabilisan lang po. Nasa YouTube lang po natin mapapanood at makikita. Kaya nga po yung iba nagtatanong, gaano ba kakilig ang Aldab Nation? Sila po yung hindi talaga totally na napanood ng live. Pero pwede nyo pong puntahan sa YouTube. Doon malalaman nyo kung gaano nga po kaganda ng pagsasama nila Mengay at Isoy. Kung bakit nga po maraming kinilig ng husto pagdating po sa dalawa. Real talk to mga ka-Aldab. Yung tipong pati mga mamis, mga titas, mga senyor, muling, kumbaga, sumaya at sumigla. Napakasimpleng tanong, bakit? Panoorin nyo po yung 1-4-all, all-4-1 kapag nandun sila Mengay at Isoy. At sa kanyo ako balikan at saka po kayo mag-comment.